Ito palang player ng Boston Celtics, mga idol, na si Grant Williams ay dati palang fan ng Golden State Warriors. Natanong kasi siya ng reporter, mga idol, kung may memory nga ba daw siya about sa panonood dito sa team ng Golden State Warriors. At oo nga daw, mga idol, nung siya ay college player pa lamang. Warriors nga daw ang kanyang team noon, mga idol, at nung nanalo nga daw sila noong 2015 ay tinrash talk niya nga daw ang lahat ng kanyang mga basketball teammates sa college dahil fan nga sila ni LeBron James. Pero ngayong kakaharapin na nga daw na ito ni Grant Williams ang team ng Golden State Warriors na kanya dating chinichir ay hindi na nga daw siya fan ngayon dahil kakalabanan niya na nga ito sa NBA Finals. At itong story ang to, mga idol, ay pagpapatunay lang kung gaano na din katagal talaga itong team ng Golden State Warriors ay nagdodomina sa NBA. Simula 2015 nga, mga idol, magkakasama na itong core player ng Warriors na si Curry, Clay and Draymond. Tapos ngayon 2022, mga idol, sila pa rin at balik nga sila sa NBA Finals. At sa ating next balita naman, mga idol, ay pag-uusapan nga natin ang balita ng ESPN, ang kanilang report about nga sa coach ng Utah Jazz ngayon na si Quinn Snyder. Sinabi nga nila, mga idol, na unclear nga daw, mga idol, hindi sigurado ang future nito ni Quinn Snyder bilang head coach ng team ng Utah Jazz. Sabi nga nila, baka mag-move on na nga daw ang team ng Utah sa kanilang current head coach ngayon at maghanap na nga ng ibang coach na makakatulong dito sa team ng Jazz. At dahil na rin kasi, mga idol, na itong mga nakaraang taon nga, ang team ng Utah Jazz ay halos sa first and second round lamang ang tinatagal sa playoffs. Hindi pa nga sila umaabot sa West Finals, mga idol. Kaya nga't parang hindi satisfied ang team ng Jazz, mga idol, at balak na nga nilang palitan itong si Quinn Snyder. At matapos nga niyan, mga idol, ang mga Lakers fans ay nagbigay nga ng kanika nilang mga opinion. Sinasabi nga nilang magandang lead assistant coach nga daw itong si Quinn Snyder para nga sa team ng Lakers. Magiging assistant coach nga siya ni Darvin Ham. Pero nga, mga idol, ngayon ay medyo malabo yan dahil wala pang clear na report about dito. Pero kung sakaling mangyari yan, mga idol, ay talaga namang lalakas ang coaching staff nga na itong team ng Los Angeles Lakers. Pero anyways, mga idol, pag-usapan na nga natin ang ating panghuling balita na tungkol nga dito kay Stephen Curry at kay Marcus Smart. Mukhang babawian nga ni Curry, mga idol, itong si Smart. Dahil alam nyo ba, since 2017 and 2018 season, kapag binabantayan ni Marcus Smart itong si Steph Curry, ay medyo nababother na nga itong si Steph. Alam nyo bang kapag binabantayan nga ni Smart si Curry, mga idol, ang kanyang field goal ay 9 out of 27 lamang, 33%. Malayong malayo nga sa kanyang career averages, mga idol, na halos 43% sa kanyang field goal. Ibig sabihin yan, mga idol, effective na bantay nga itong si Marcus Smart kay Stephen Curry. Kaya naman, mga idol, itong sa parating na NBA Finals, siguradong itong si Steph ay babawi dito kay Marcus Smart. The biggest stage sa basketball, mga idol, lahat ng NBA fans ay nakatutok. Wala nang ibang maganda pang tsansa na hihingin itong si Stephen Curry, mga idol, para nga bumawi sa kanyang one of the most effective defenders. Kaya nga't kaabang-abang, mga idol, ang kanilang pagkaharap. Stephen Curry, mga idol, makakabawi na ba dito kay Marcus Smart or patuloy na papahirapan nga ni Smart itong si Steph Curry? Pero anyways, mga idol, yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na din kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!